Ngayon, September 7 ay 250th day of the year. Oy. Wow! So, ilang araw? 115 days, 109 days to Christmas. Ano? Oh, Merry Christmas! Pero halos lahat, siyempre, mag-ipon-ipon na para sa mga ninong, ninang. Oo. Oh. Oo, ito na ang chance na mamili. Talaga pang bata. Eh, correct. Totoo. At saka mauuso na naman si Sir Jose Marichan. Correct! Yes. Actually, nauuso na talaga. Lumalabas na naman siya. Usong-uso na. At ngayong September 7 din, sineselebrate ang Superhuman Day. Uy! Ito yung araw na ino-honor ang mga may disabilities na naka-overcome ng challenges ng kanilang disabilidad. Kayo, tropang lol, ano ba yung masasabi nyo na ngayon, na-overcome nyo na challenges or disabilities? Para maka-inspire naman tayo sa ibang tao nanonood. Kayo, anong masasabi nyo? Ako, nung grade school ako, actually mula grade school hanggang high school, siguro freshman year college, heavily bullied ako. Binubully ako ng mga kaklase ko kasi pakiramdam nila, parang kalaban nila ako. Lagi nila akong inaaway. Pero kita mo naman ngayon, dahil nagpupursige ka, may pamilya ako dito sa inyo, sa tropang. Yeah. Ako, Daddy Beans, ang nalagpasan ko, yung sobrang kahirapan ng buhay. Talagang pinursige ko na makatapos ng pag-aaral. Grade 1 pa lang ako, struggle na. Talaga hindi ako kayang pag-aralin nanay. Anim kami, siya lang mag-isa, nagtitinder si nanay sa palengke. Pero tinapos ko yan. Nagluluto ako ng mais, nakatapos ako ng elementary, high school, naging scholar ako ng Arellano, poor but deserving student. Tapos PUP, nagtrabaho akong kargador sa Divisoria. Hanggang ngayon, nakatapos ako, naging writer ako, tapos naging artista ako. Thank you, Lord. Yeah. So you are my idol. You are super my idol. Thank you, nanay. Tingnan nyo naman ngayon si Kuya Yanni, nakakatakin na na. Pero alam mo, ang hirap huminga. Sige pa. Kahihayin ka dyan. Ako may na-overcome ako. Ano? Everyday na-overcome ko. Ito. Si Alex. Na-overcome mo na ba yan? Hindi ako. Kailan ba last day niya? Ito di ba? Iwang ako. Siguro yung na-overcome ko kasi para akong kinatok ng Panginoon nung sobrang nag-obsess ako sa alcohol. Naging disability ko yun for myself. Kasi ang dami kong problema at that time. So ako, yung tinigil ko yung alcohol ko and almost 5 years na akong wala, as in zero alcohol. Mahirap. Sober. I've been sober for 5 years for alcohol and cigarettes as well. Yun yung na-overcome ko yun dahil pinagkatiwalaan ko at prinamis ko na lang sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I promise you, I will not take a drip of alcohol. Ikaw na lang ang magbigay sa akin ng blessings para sa pamilya ko, kay Colleen at sa paparating ko anak in the future. So, yun. Na-overcome and the disability of being an alcoholic, yung ma-overcome mo yun, it's a
sobrang iba yung pakiramdam. Alam mo, okay. Totoo yan. Alam mo, kami, alam mo kami, kami kay Daddy Bios, kahit anong alok namin sa kanya ng alak, ayaw, alak kami ni Daddy Bios. Ang pinakamasakit, ayaw. Ba't inaalok mo ba? Kasi, really, I have to say, birthday kasi ni Daddy Bios yun. Kapagkaibigan tayo, talagang nakikita kita, drinking all this stuff. And I'm very happy you changed because of God and because of Colleen. So congratulations, thank you, brother. Thank you, brother. Love you. Love you. Alam mo ba, ang most abused drugs, kasi ang alcohol considered as drug. Yes. Alcohol. Kaya ang galing ni Daddy Bill. Kaya Alex, sigilan mo na. Ako naman yung pinabayaan ko yung sarili ko. Oo, yung pinabayaan ko yung sarili ko. Alam mo, hindi ko na inisip yung kalusugan ko. Talaga yes. Nagtrabaho ko na nagtrabaho. Workaholic. Oo, nagpuyat ako na nagpuyat. Hanggang napansin ko na bumabaksak na yung katawan ko na hindi ko alam na bumaba na ang immune system ko. Yun, kala ko, end ko na. Pati yung ilong mo bumagsak noon. Kaya natawa mo. Grabe naman yung bumagsak na ang itin ko. Nagagad ko ng mga... Kaya, alam mo, yun, yun yung naging aral sa akin na kaya habang nabubuhay ka, alagaan mo ang sarili yes. mo. On a serious note, on a serious note, Wax, no, also, I really agree with you, Alexia, no, yung bullying, kasi napadaanan ko din yung bullying na yan. And I really encourage everybody out there, mga kung classmate, if you're, you know, elementary, high school, empower mo yung kaibigan mo, empower yes. mo yung family members mo. Tell them they're beautiful, tell them they're great. Alex, you're amazing, and you will always be the best. Alex, so let's always empower each other for the sa'yo best. Sa'yo pa talaga nagagaling yan, ha? Alex, tandaan mo yung bullying, ha, Alex? Ako naman, Daddy Bills, ang na... Saka pa. Yes, thank you, Daddy Bills. Nakikinig ka ako. So, uy, grabe, Alex. Pwede ba, ito... Nabago sa'yo. Hindi, pwede ba, bro? Ito, first Daddy time Bills. Ko sasabihin sa'yo, saludo ako sa'yo, kahit may pinagdaanan tayo dati tungkol sa negosyo, yes. saludo ako sa'yo dahil yung nangyari dun sa tatay mo, never ka sumuko sa buhay. At tinaguyod mo yung pamilya mo kahit papaano. Since day one na nakilala kita, isa ka sa pinakamasipag, isa ka sa pinakamasiyahin na tao, nagdadala ka ng saya sa ibang tao. Saludo ako sa iyo, yung pinagdaanan mo, pre, hindi biro yan. Matindi yun. Salamat. Superhuman ka, tol. God bless you, guys. God bless everybody out there. At kung superhuman day po ngayon, mga super din ang mapapanood nila ngayon dito sa... Tropang Lord! Ang mga kuya matayo, super happy. Sigurado, patatawagan natin mamaya na kung magiging happy siya sa sagot mo, sagot ko. Sigurado may kwentong may kurot sa puso. Oy. Yan ang aabangan niyo po mamaya. Oy. Yes, at super din ang hakikika na naman mamaya sa beat. The Who! Mga beat buddies na nag-comment at nag-hashtag abangan at baka kayo na ang mabunot para manalo na up to 10,000 pesos! Yes, kaya naman sa tuwing sasali kayo sa aming mga pag-games, i-post nyo na rin ang hashtag naming Miyerko Latest sa LOL para mag-trending tayo. Ayan, tama ka dyan, Alexa. At syempre, mag-trend talaga tayo dahil ngayon, makakachika natin isang actress, producer, kasama ni Alexa. Ito siya yes. controversial niyang Netflix. Yes, na napanood ni Kuya Ay, Danny. Ay, nako. Gabi-gabi, pinapanood niya. Ito ang tanong, kung sino siya, isa lang ang sigurado ko. Isa siyang... Marites! Marites! 3, 2, 1, go! Yes, go! Welcome, mga chismosa at showbiz trivia fans. Ito ang contest sa mga Marites, ang quiz para sa mga quizmosa. Dito, pwede ka manalo ng 5,000 hanggang 75,000 pesos. Ito nga ang ating money test of the day. Talagang certified na nakakatawa dahil grand winner siya ng contest ng mga funny. At ang topic ng kanyang stand-up comedy noon ay love life niya with James. Sila pa rin kaya? Alamin natin ang money test ng Kansas City, Donna Cariaga. Hello! Hello po! Hello, hi, Donna! Hello, Alex! Batiin mo na muna yung mga followers, fans, pamilya, lahat. Hello! Binabati ko po kayong lahat. Ako po si Donna Cariaga. Kamusta po kayo dyan? Stay safe and happy. Ang sexy ni Donna. Parang blooming siya ngayon. Biglang nag-iba si Donna. Alam mo, Donna, nagiging lalaki ko sa'yo. Oy! Pinag-uusapan ka namin dito. Sobrang galing umartin yan. Blooming ka, Donna. Eh kasi napanood ko po yung, napanood nyo na po ba yung A Girl and a Guy? Di ba? Pero kung nagpa-sexy ka doon, baka pinanood ko yun. Talaga, abangan mo ako doon, Kuya Cha. Pero Lex, kung ikaw nagpa-sexy, hindi ka may manonood. Alam mo, kanina ka pa. Parang si Mateo, crush ako. Oo. Crush mo yata to. Amin mo na.
kasi di ba the more you love, Love you, Alex. You're the best. Donna, by the way, kamusta na ba ang love life mo? Bakit parang ang blooming mo? Ano, kasi wait lang. Uy, wait. Sorry, iyak siya. Sorry lang muna siyang kausapin. Hindi ko in-expect yung mga tanong halo. Sorry talaga. Ano? Ay, kasi kaya ako nagpapayat, alam niyo yun, sa self-love. Sa kala ko, happy na yung love life ko. Hindi ba rin? Bakit? Si James pa rin ba yan? Oh, siya pa rin eh. Alam mo yun, parang... Mahirap, mahirap talaga mag-move on, lalo na kapag may utang siya sa'yo. Sobrang hirap talaga. Kaya ito, sumasali ako sa mga ganitong ano eh. Parang pag manalo ako, alam mo yun, baka move on ka na sa utang niya. Balik ka na, makaka-utang ka na ulit. Mga ganun. Ahanap po pala pang-uutang para paluwagan ka. Para simulan na natin to, Donna! Tatanungin kita, are you a Marites? Naman! Okay. Again, pwede kang manalo ng 5,000 hanggang 75,000 pesos. At pag nahirapan ka, meron ka namang tatlong chika lalay ang aalalay sa iyong chika. Andiyan ang hanash ng mga manash. Call as his mosa at say ni Marites. Kung ikaw ay handa na, eto na, question number 5. Number 1. Number 5? Nakapake! Eto na, question number 1 worth 5,000 pesos. Humanda ka, Marites. O ito, baka naman di ko pa alam to, ha? Love life to. Sa sikat na celebrity couples, sino ang kinasal noong October 23, 2021, pero noong January 26, 2022, ay napabalitang hiwalay na? Ha? Parang tatlong buwan lang yun ah. A. Max Collins and Pancho Magno. B. Moira and Jason Hernandez. C. Carla Abellana and Tom Rodriguez. Or D. Kylie Padilla and Alger Abrania. Oh. Itong tanong na to, parang ganitong mga tanong yung mga forte ko, mga usabang hiwalayan. May ganyan. Gano'n ba kayo katagal ni James? Ano din, mga 7 years din. Ay, ngayon 7 years. Ko. Pero ito, 3 months, parang nabalitaan ko to. Nabalitaan mo yan. Sobrang bilis naman ng 3 months. Letter C, Carla Abellana and Tom Rodriguez. Confirm. Agad-agad. Dahil nabalitaan daw niya. Si Carla Abellana and Tom Rodriguez, your answer is... Correct! Carla Abellana and Tom Rodriguez. Actually, sina Max at Pancho ay hindi pa officially umaamin na break sila. Nagpapatiuna lang tayo dito sa Marites. Although, medyo nabuking na sila ng slide ni Kylie, di ba, sa isang press con. At si Donna ay tatanungin ko naman ngayon. Kunwari, ikaw ba ay kahihiwalay mo lang? Paano ba dapat ang atake mo nun? Ano bang gagawin mo para makamove on ka? Ano bang mga ginawa mo nun? Para makapagbigay ng tip doon sa mga magmo-move on, ang ginawa ko syempre, parang sinunog ko lahat ng mga nakakapagpaalala sa akin sa kanya. Oh, so, tapos. Kaya siguro naisip ko rin, hindi siya applicable sa lahat. Dahil? Kasi hindi ko masunog yung ate niya, so bawal yun. Papatay mo naman yung ate. Mahirap. Kaya siguro hindi ako nakaka-move on ngayon. Pero lahat ng mga nakakapagpaalala sa kanya, ilayo niyo muna. Ilayo niyo na muna, kaysa sunugin niyo yung ate niya. Correct. Kamukha niya kasi talaga, sobrang kapo. Ito na question number 2, worth 10,000 pesos. Humanda ka, Marites! Maituturi na power couple ang mag-asawang sina Robin Padilla at Mariel Rodriguez Padilla. Pero bago naging sila noong 2010, sino ba ang naging ex-boyfriend ni Mariel? A. Zanjo Marudo. B. Jake Cuenca. C. Sam Milby. Or D. Luis Manzano. Parang hindi ko masyadong alam to, ah. Matagal-tagal na kasi yan. Oo, kasi parang nakilala ko si Ate Mariel, Robin na agad yung nasa isip ko. Si Zanjo, parang hindi ko alam kung kasama ba siya doon sa mga ex
So bakit si Samba, tsaka si Jake, tsaka si Luis, eh si Ate Maria? Sam Milby, parang Ann Curtis yung naiisip kong ex niya eh. Okay, si Jake. Oo, Jake Cuenca, di lang kami umamin nito pero... Kayo? Ah? Sorry. Pero feeling ko, pwede ako mag-Zanjo Marudo. Confirm. Ay! Uy, wait lang! Naman ako. Confirm ka lang? Mali ba? A. Zanjo Marudo. Your answer is... Ang aga nito. Mabilis. Ang bilis, Alex! Correct! Zanjo Marudo nga ang ex niya. Oh, in fairness, buo pa rin ang iyong chikalalay. At ito na ang question number 3. Worth 50,000 pesos. Humanda ka, Marites. Ito na naman, para sa iyo na naman to. Aling heartbreak song ang may lyrics na may gusto ka sa aking mahal, may balak kang agawin siya, itsura pa lang sa akin, lamang ka na. A. Nang hihinayang. B. Kung ako'y iiwan mo. C. Kunin mo na ang lahat sa akin. D. Hiray! Ano ulit yung sabi? Ano yung D? Paano? Hiray! Paano ang iyong tingin? Iniyak ko sa ulan to, letter C, kunin mo na ang lahat sa akin. Confirm? Confirm. C, kunin mo na ang lahat sa akin. Kinonfirm mo, your answer is... Correct! Tama, kunin mo na. Yan ang mga gusto natin pagka-heartbroken tayo. Magpatugtog ng mga sad song. Pero happy-happy na muna tayo dahil ito na ang question number 4 worth 20,000 pesos. Humanda ka, Marites. Ito yung mga ex ko na pag-uusapan na ngayon. Wow! Na-link sa akin before. Oy! Wow! Sa Hollywood films, sina Jerry Maguire, Ethan Hunt, at Maverick Mitchell ay mga characters na ginampanan ng sinong sikat na aktor? A. Brad Pitt. B. Tom Cruise. C. Ben Affleck. D. The Rock. Actually, hindi ako masyadong... Alam mo yung mga movie na yan? May isa lang na familiar sa akin tong Maverick Mitchell. Bakit? Kasi parang may kapapalabas lang nito nung nakaraan eh, yung part 2 nito. So, ano yun? So, sige, medyo sigurado pa rin naman ako. B, Tom Cruise. Confirm, B, Tom Cruise. Your answer. Donna, your answer is... Malalaman natin sa pagbabalik ng Marites sa tropang low.